natuwa, tila nais pa nitong bumalik at sugurin ang kanyang nakaaway. Ngunit pinigilan nito ng kanyang mga kaibigan. Makikita rin sa kuha ng CCTV na ito na galit ang mukha ni Christine Dacera. Ngunit patuloy naman itong pinakakalma ng kanyang mga kaibigang bading hanggang sa ipinasok na nila ito sa kanilang kwarto na room 2209. Ipinost ito ng isang netizen sa Twitter kung saan nila ganito ng netizen na caption na pakiretweet patulong po part ng CCTV video na hindi pinakita sa news ng Philippine National Police. Yung video na napapanood nyo sa news, putol-putol, kulang-kulang. Please be fair sa mga kaibigan ko. They don't deserve this. They are good people. Hashtag RIP Christine Dacera. Ito naging Twitter post ng isang netizen na may username na Albert Alvarez. Sa naging panayam naman ni Karen Davila sa kanyang programa ngayong araw sa ANC na Head Start, kung saan dito nga ay nagkaroon ng pagkakataon si Karen Davila na ma-interview nito mga kaibigan ni Christine Dacera na naging kasama nito sa araw ng ito. Ito nga ay sina Clark Rapinan, Valentine Rosales, Romel Galido, JP De La Serna. Mariin pa rin nilang itayanggi ang mga akusasyon laban sa kanila na may kinalaman daw sila allegedly sa ng kanilang kaibigan na si Christine Dacera. Ngunit, tinanong naman ni Karen Davila kung kilala daw ba nila ang mga tao sa kabilang kwarto na room 2207 kung saan dito ay pabalik-balik ang kanilang kaibigan na si Christine Dacera. At base nga sa viral na CCTV na ito ay may nakaaway pa nga ito doon. Ayon naman sa isa sa mga kaibigan ni Christine Dacera na si JP De La Serna ay hindi raw nila kilala ang mga tao na nasa kabilang room na 2207. Pero ibinunyag nito na kaibigan daw sila ng kanilang kaibigan na si Ed Madrid. Nakasama rin nila sa kanilang kwarto na room 2209. Sa naging interview na ito ni Karen Davila, kina Clark Rapinan, Valentine Rosales, Romel Galido at JP De La Serna, dito ay nabunyag. Ibinunyag ng mga kaibigan ni Christine Dacera na nangugulo at nakikipag-away daw si Christine Dacera sa room 2207 dahil lasing na daw ito. Sa pagpapatuloy pa ng interview na ito ni Karen Davila sa mga kaibigan ni Christine Dacera, dito ay isang nakakagulat na revelasyon ang sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Christine Dacera na si Clark Rapinan. Sinabi pa nito kay Karen Davila na bandang alas 4 daw ng madaling araw, nasa kwarto pa raw silang lahat sa kanilang sariling room na room 2209. Nagpa-party, nagkwekwentuhan at nagkakantahan. Nang mga oras na yun, maayos pa raw ang naging kalagayan ni Christine Dacera at nawala pa daw ito. Bumalik daw ito sa kabilang kwarto na room 2207 kung saan dito nga, base nga sa viral ng CCTV na ito, ay may nakaaway nga ito doon. Ayon pa sa kwento ni Clark Rapinan, kinailangan daw niyang mag-CR. Kaso, yung sariling CR daw ng kanilang kwarto na room 2209 ay may suka, madumi. Kaya pumunta raw siya sa kabilang kwarto sa room 2207 para maki-CR daw siya sana doon. Nang pumasok daw siya sa room 2207 para maki-CR nga sana, ay pinapainom daw siya ng kung ano. Bago mag-CR, sinabihan pa daw siya na inom ka muna. Pero bago pa man daw siya makapag-CR, ay may nagsabi daw sa kanya na taga room 2207 na, "Uy, yung friend nyo nagsuka." Nung chinek daw ni Clark Rapinan kung sino ito, nakita raw nito na si Christine Dacera daw yung nagsuka sa loob ng room 2207. Kung saan makikita nga sa viral na CCTV na ito na may nakaaway nga siya doon sa room 2207. Ayon pa kay Clark, nang makita raw niya si Christine Dacera ay nakahiga naman din daw ito sa kanilang kama. Kaya dumiretso na raw si Clark para maki-CR sa kanila. Pero bumalik daw si Clark sa kanilang sariling kwarto sa room 2209 para ipaalam daw sa iba pa nilang mga kaibigan na nagsuka raw si Christine Dacera sa kabilang kwarto nga sa room 2207. At pinuntahan naman daw nila ito at binuhat nila si Christine
Christine Dacera pabalik ng kanilang kwarto sa room 2209. Ngayon, pagbalik daw ni Christine Dacera sa kanilang kwarto mula sa room 2207, pabalik nga sa room 2209, doon na daw nagsimulang mag-complain si Christine Dacera sa kanyang mga kaibigan na masakit daw ang ulo nito at nagsusuka na raw siya. Bandang alas 5 na raw yun ng umaga. Tuloy-tuloy raw sa pagsusuka si Christine Dacera. Kinlaro naman o kinlarify naman ni Karen Davila ang incidenteng ito sa mga kaibigan ni Christine Dacera. Sabi pa ni Karen Davila kay Clark Rapinan, "Okay Clark, maganda yung pagkakakwento mo. Very quick lang no, so just a clarification. Yung pagbuhat nyo kay Christine, nakita sa CCTV na buhat-buhat na siya. Yun yung pagkatapos siya magsuka sa 2207 at isang beses lang yun, correct?" Sinagot naman ito ni Clark Rapinan ng yes. Sabi naman ni Karen Davila kay Clark Rapinan, "Pagdating sa 2209 after 4 a.m. na ito, Clark, gising pa siya konti. Tama ba, Clark?" Sumagot ulit si Clark Rapinan ng yes. Nagtanong ulit si Karen Davila kay Clark, tanong pa ni Karen Davila, "Kailan siya pumunta na sa banyo ng 2209 para magsuka at napunta sa bathtub? Mga anong oras?" Dito naman sinagot ito ni Clark Rapinan kung saan ibinunyag niya na nang bumalik si Christine Dacera sa kanilang kwarto na room 2209 galing nga sa room 2207 ay tuloy-tuloy na raw ito sa pagsusuka. Mga bandang alas 6 na raw yun. Sagot pa ni Clark Rapinan sa tanong na ito ni Karen Davila, 6 na po yun, mga 6:15, 6:20, 6:30. At that time po, ang nangyayari na lang po is suka na po siya ng suka. And then sige po, nagsabi po siya sa amin ng nasusuka ako. Yung lasing na, "Guys, nasusuka ako. Ganun siya. Ayon pa sa kwento ni Clark Rapinan, suka raw ng suka si Christine Dacera kahit wala naman daw itong isinusuka. Pero suka pa rin daw ito ng suka. Pinili raw ni Christine Dacera na manatili na lamang daw sa banyo dahil ayaw daw nito pumunta sa kama kasi raw baka daw doon daw siya masuka o maihi. Kaya iniwan na lamang daw nila si Christine Dacera sa banyo para makapagpahinga na raw ito doon. Pero pagbalik nga nila ay doon na nga nila na-discovery na wala nang buhay." Ito ang ilan sa mga naging revelasyon ng mga kaibigan ni Christine Dacera nang ma-interview nga ito ni Karen Davila sa kanyang programa ngayong araw sa ANC Head Start na mapapanood ang kabuuan ng video na ito sa ABS-CBN News YouTube channel na may title na Head Start ANC January 8, 2021. Ayon naman sa lumabas na balita sa naging interview naman ni Pinky Webb kay Metro Manila Police Chief Vicente Danao Jr. sa kanyang programa sa CNN Philippines na The Source, na ayon raw kay Metro Manila Police Chief Vicente Danao Jr., iniimbestigahan at ina-identify na raw nila kung sino-sino ang mga tao sa room 2207 kung saan pabalik-balik nga dito si Christine Dacera, at makikita nga sa viral na CCTV video na ito na may nakaaway pa ito doon, at doon pa ito unang natagpuan ng isa sa kanyang mga kaibigan na unang nagsusuka. Ayon pa kay Metro Manila Police Chief Vicente Danao Jr., "As of now, we are trying to get the identification kung sino yung mga nandoon sa 2207 kasi we presume that I think an hour or 3 hours before she passed out, she came from that room. Doon po kami nakafocus." Ito nga ang pinakalatest na kaganapan sa balitang ito. May mga katanungan na kailangan sagutin. May kinalaman kaya mga tao sa room 2207 sa nangyari kay Christine Dacera? Ano kayang nangyari kay Christine Dacera sa loob ng room 2207 at natagpuan ito ng kanyang kaibigan na si Clark Rapinan doon na suka ng suka? At isa pang malaking katanungan
katanungan sino kaya ang nakaaway ni Christine Dacera sa room 2207 na nakuha ng CCTV video na ito na viral na ngayon. Ayan, ito ang ilan sa mga katanungan na gumuguro sa isipan ngayon ng mga netizens. Ayan, ano ang reaction nyo sa balit lang ito? I-comment mo lang yung reaction sa comment section. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para sa iba pang celebrity news updates. See you in my next video.